So ito yung mga kailangan mong gamitin para makapag-solve ka sa integral calculus using trigonometric substitution. So sinama ko na dito yung antiderivatives and trigo functions and yung Pythagorean identities. Kasi yung pagsosolve mo dun sa ano, gumagamit ka rin ng Sokatowa dun sa latter part ng solving process eh. So siguro itong Pythagorean identities ang kailangan mo. Ito yung ginagamit sa proving identities. Ito yung isa sa rule na ginagamit natin. So, yun. Yun lang yung mga kailangan nating malaman na napaka-importante. Siguro, titignan pa natin yan hanggang sa makapag-solve tayo ng maayos. So, yun lang. Importanteng tips and tricks na dapat kabisado natin pang nagsusulta tayo ng ganito. So, yun lang po.